At ito po ay madalas na natin ginagawa. Madalas na natin kung ginagawa, nagiging practice na rin po natin. Without, parang hindi natin napapansin na sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na ito, pinakikita na natin sa Panginoon ang ating pasasalamat. Unang-una po, we have our individual prayers. We have our congregational prayers. Whatever form po, we say thanks to our God through our prayers. Yung panalangin natin kanina dito sa unang bahagi po ng ating awitan, may prayers tayo. Meron tayong pagsapangimunan ni Brother ano. Madidinig natin na bahagi ng kanyang panalangin, mayroon siyang pasasalamat. One of the best way and means wherein you can extend your prayer, your thanksgiving, is through our prayer. Napakalaki po yan. With our prayers, we have a direct communication sa ating Panginoon. Hindi po na tayo kailangan lumapit kahit kanino. At wala din po sinasabi sa Bible na kung saan kailangan, kung kailan mo lang dapat ikukunta ang prayers mo. Sa unang Tesalonica po, 5:16 hanggang 18, malinaw po dito sinasabi. Sa 16, mga galak kayo palagi. Si 7, magsipanalangin kayo walang patid. Si 8, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So with the prayer po, na ipapahayag natin. Kaya kung hindi recommended, kasi po sa Bible, sinabi rin dito, hindi po kailangan ang paulit-ulit na panalangin. Ano po ang turo sa Bible? Magsipanalangin kayong walang patid. Minsan po ako, nasa isang tabi, naalala po, may dami rin ako. Sana po, Diyos ko, matapos ko po itong problema to. O matapos ko po itong gagawin ko na to. Maya-maya, nasa isang tabi, sana po, Diyos ko, pamitin ta ako ako sa... Walang oras kung kinakailangan. Ama, salamat po at nailigtas mo ako sa magulong daan na dinaanan ko sa mga pinuntahan ko at nakarating ako ng maayos dito. Yung po bang tipo na kung saan na parang habit na natin na araw-araw, hindi yung kailangan, mamaya na akong mananalangin alas 3. Kasi ang sabi tuwing alas 3, mayroon tayong, ano po ba yung tawag din sa alas 3 ng Katoliko? 3 o'clock habit. Hindi po gano'n. At wala din pong tinuturo sa Bible na kung saan kailangan nakahinood ka, nagpatirapa ka. Ang sabi ko, alam ko sa Bible, pumasok ka sa isang silid na kung saan ay maaari kang makapanalangin. Walang sinabi po dito sa Bible na kung saan, eh kung kailangan dito ka lang sa simbahan. Wala pong ganun sinasabi na kahit paano, kung gusto mong mananangin, magpasalamat sa Panginoon kahit nasaan posisyon ka, kahit nasaan lugar ka, kahit nasa anong oras ka pa, kapag ang puso mo ay mayroong pagnanasa na magpasalamat at kausapin ng Panginoon, gawin mo, walang pipigil sa iyo. Tesalonica 5:16, mga galak kayo palagi, magsipanalangin kayo walang patid. Alam niyo, ang problema po natin, kailangan din,
Pinapanalangin po yan. Pinasasalamatan din po yan. Hindi yung kung lagi natin pinasasalamatan, yung puro blessing, ha? Mga kapatid. Pag may natanggap, pasalamat. Pero kuminsan po, bakit tayo? Pag may problema, kuminsan, ayaw ko sa kayo, ayaw ko muna manalangin. May kasalanan, ayaw ko marap sa Panginoon, may kasalanan ako. Ayaw ko muna mag-ipag-ugnayan sa Kanya. Alam niyo yung mga problema kong binibigay sa akin, dapat pa rin po yung pasalamat sa Panginoon. Hindi po kasi lahat ng problema natin ay magiging dahilan para lumayo tayo sa Panginoon. Kapag po ang isang problema natin, nilapit natin sa Panginoon at lalo natin idinulog po sa Kanya yan, yung problema binigay niya po sa bawat isa sa atin, ang siyang magpapatibay sa atin. Paano pa natin may papakita ang ating pasasalamat?